Hi everyone! This is Melody Pagyo ng Melody's Kitchen. Today, magluluto tayo ng isa sa mga favorite soup ng mga Chinese. Ito ay chicken with coconut soup. At ito ang ating mga ingredients. Of course, ang ating whole chicken na hinati ko lang sa 4 na piraso. At ang ating isang buong nyog na pinaghirapan kong balatan. Anong hirap mo? Ay, para man ako mapipilayan dito. Ay, salamat. Bumigay din. Ay, nakuha rin kita. Oh, ayan. Ito na. Ang bunga ng aking pinagpawisan. Tumutubo na siya. Grabe. Ito daw ay lulutuin naming chicken soup sa Sunday. Tomorrow is my holiday. So sa Sunday pa kita sisintensyan. Pasalamat ka. Hindi pa kita bibiyakin ngayon. Kung nagkataan, ay naku, tatantarin talaga kita ng pinong-pino. Pinahirapan mo ako, pinapawisan ako dito sa'yo. So ayan na nga. At meron din tayo ditong spring onion. At ang ating luya, 2-inch na luya. Depende sa inyo kung gusto nyo ng maraming luya. Una, babalatan natin yung luya. At yung balat ng luya ay gagamitin natin pang blanch ng ating chicken. Ayan, pakuluan lang natin. Ilagay natin ang ating 4 na pirasong manok. Ayan, hinati ko lang siya sa 4. And then after a few minutes na makuluan, mga 2 minutes lang, okay na siya. Matanggal lang yung kanyang mga scumps. Itong chicken na to is live naming binili. So ayan, after nating ma-blanch, hugasan ulit natin siya sa running water para lalong malinis. Ganyan kasi ang style nila sa paglilinis ng anumang klase ng pork or soup or chicken. Tapos nagpakulo din tayo dito ng tubig, mga 1 litro, at ilalagay muna natin ang ating luya at ang ating nilinis na spring onion. And then isunod na rin natin ang ating blanched chicken. Yan, put them all together na lang yan. Saka natin siya takpan at pakuluan. Depende sa tigas ng inyong chicken. Kasi itong chicken namin na to is medyo makunat for soup kasi siya. So mga 1 to 2 hours siya pakukuluan. At ito namang ating nyog na nanggigigil ako. Dahil pinahirapan ako, tanggalan muna natin ang sabaw. Ayan. Yung sabaw na yan, ihahalo din natin mamaya sa soup. And then, saka natin siya bibiyakin. At sisintensyahan ko na talaga siya. Aalisin natin ang balat. Ayan, babakbakin na kagaya niyan kung marunong kayo. Kung hindi naman, pwede nyo sa panggigilan, durug-durugin para lang matanggal dyan. At dinilis ko rin yung kanyang outer skin. Ayan, saka ko siya hiniwa ng ganyan, maninipis. After that, pwede na natin siyang ilagay sa soup. Pero before that, alisin muna natin yung lumulutang na oil dyan sa soup natin. Ayan, para malinis at hindi natin mainom at magkaroon tayo ng maraming kolesterol sa katawan. Ayan, para malinis ang ating soup. Ihalo na natin ang ating coconut water. Ayan, huwag natin ilagay ang kanyang mga residue daan na galing doon sa balat. Pagkatapos nyan ay pwede na rin nating isunod ang ating nahiwang niyog o coconut. Ayan, hiwain lang ng maninipis para lumabas ang kanyang katas pag ating binoil. Kasi pag hindi na siya hiniwa, yung lasa niya hindi lalabas. So ganyan lang.
pakuluan lang natin siya ng mga 1 to 2 hours. Sabi ko nga, depende sa tigas ng inyong chicken. So, ayan. Check na natin after 1 hour. Mukhang okay na siya. Mukhang malambot na ang ating chicken. So, pwede na nating alisin ang ating spring onion na nilagay dahil pang paano lang siya dyan. Hindi naman yan makakain. Ayan. At i-check natin kung malambot na siya. Kasi ang chicken na yan, pwede rin kainin. Aside sa soup niya, pwede na rin kainin yan, chicken na yan. Yung iba kasing chicken, hindi pwedeng kainin yung sobrang kunat. Yung soup lang talaga at lasa niyang kinukuha. Pero ito pwede. So, ayan. Okay na ang ating soup. Let's take it out. At higupin na natin ang masarap na sabaw ng ating chicken with coconut soup. Let's higup na. Yan ang ating chicken with coconut soup. Thank you very much again for watching. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin, please do subscribe. At ring mo na rin ang notification bell para naman ma-notify ka whenever I upload a new video or a new recipe. Thank you and God bless everyone. Happy cooking!